tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Yesu Kristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Amen. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butihing parish administrator, Reverend Father Douglas Dibadong. Tumayong lahat. Niya sa atin kaya natin alalahanin panahong tayo'y inalipin ng ngalan niya'y ating sambitin paanong di tayo sa atin sa piging sariwain magliligtas niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipag-aisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin.
Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, may nagtatanong, paano bubuhayin muli ang mga patay? Ano ang magiging ayos ng katawan nila? Hangal, hindi mabubuhay ang binhing inihahasik hanggat hindi ito namamatay. At ang inihahasik ay hindi punong malaki na, kundi binhi pa, tulad ng butil ng trigo o ng ibang binhi. Ganyan din sa muling pagkabuhay. Ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Pangit at walang kaya ng ilibing, maganda't malakas ng muling buhayin. Inilibing na katawang panlupa, muling mabubuhay na katawang panlangit. Kung may katawang panlupa, mayroon ding katawang panlangit. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit, hindi nauna ang panlangit, ang panlupa muna, bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha sa alabok. Mula sa langit, ang pangalawang Adan. Ang mga katawang panlupa ay tulad ng nagmula sa lupa. Ang mga katawang panlangit ay tulad ng nagmula sa langit. Kung paanong tayo'y katulad ng taong nagmula sa lupa, darating ang araw na matutulad din tayo sa nanggaling sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Sa harap mo ay lalakad, akong taglay ang liwanag. Tayo pong lahat. Sa harap mo ay lalakad, akong taglay ang liwanag. Kung sumapit ang sandaling ako ay humibig, ang lahat ng kaaway ko ay tiyak na malulupig, pagkat aking nalalamang Diyos ang nasa aking panig. Tugon. Sa harap mo ay lalakad, akong taglay ang liwanag. May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan. Pupurihin ko ang puon sa pangakong binitiwan. Lubos akong umaasa't may tiwala ako sa Diyos. Kung tao ring katulad ko, hindi ako matatakot.
Sa harap mo ay lalakad, akong taglay ang liwanag. Ang anumang pangako ko'y dadalhin ko sa iyo, O Diyos. Ang hain ng pasalamat ay sa iyo ihahandog. Pagkat ako ay iniligtas sa bingit ng kamatayan, iniligtas mo rin ako sa ganap na katalunan. Ako ngayon ay lalakad sa harapan mo, O Diyos, na taglay ko ang liwanag na ikaw ang nagdudulot. Sa harap mo ay lalakad, akong taglay ang liwanag. Tumayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dating nang dating ang mga taong nanggagaling sa mga bayan-bayan at lumalapit kay Jesus. Nang natitipon na ang napakaraming tao, isinalaysay niya ang talinghagang ito. May isang taong lumabas para maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, may binhing nalaglag sa daan at nayapakan, at ang mga ito'y tinuka ng mga ibon. May nalaglag sa kabatuhan, at pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumigmig. May nalaglag naman sa dawagan. Lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tumubo. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa. Tumubo at namunga ng 100 butil. At malakas niyang idinugtong, makinig ang may pandinig. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Sumagot si Jesus, "Sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng mga talinghaga, upang tumingin man sila'y hindi makakita at makinig man sila'y di makaunawa. Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga nakinig, ngunit dumating ang Diablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag sa kabatuhan ay ang mga nakinig ng salita at tumanggap nito ng may galak, ngunit hindi ito tumimo sa kanilang puso. Naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok, ay tumitiwalag agad. Ang mga nahasik naman sa dawagan ay ang mga nakinig, ngunit nang malaon ay nadaig ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Kaya't hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakinig ng salita. Iniingatan nila ito sa kanilang puso, pusong tapat at malinis, at sila'y nagtsitsaga hanggang sa mamunga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Nice ko pong i-welcome dito sa tahanan ng Birhen ng Soledad ngayong araw ng debosyon sa Mahal na Birhen ang mga deboto ng Nazareno, mga deboto mula po sa Minor Basilica of the Black Nazarene.
mga ano ba to, pinagsama-samang staff, kolektora, balangay na nagdidebosyon sa anak ng Birhen ng Soledad, ang Poong Jesus Nazareno. Welcome po dito sa Kamba. Okay, ganun pa man, ano bang gagawin niya dito? Ay atin pong pagnilayan, no, bagamat kayo po ay naririto para maghatid ng tulong para sa mga taga-Kamba, pero lalo tigit ang marahil, no, kayo rin ay naririto upang makinig sa salita ng Diyos. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, makinig ka. Meron bang ano dito? Meron bang may problema sa tenga? Meron ba? Meron bang PWD? Yung may problema sa pandinig? Wala naman. Nakakarinig naman lahat. Okay, so kung nakakarinig lahat, sige. Balikan natin ang atin pong mga natanggap na mensahe mula sa Panginoon nitong buong linggong ito. Nung Lunes, ang sabi po, no, dahil merong isang pinuno ng mga Romano ang humiling o lumapit kay Jesus, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang alipin. So yung inilalapit, no, para sa alipin, at pinagbigyan naman ito ni Jesus, at ang sabi, no, sabi ng lalaki, no, hindi ako karapat dapat na puntahan pa ninyo sa aking tahanan. Ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin. So yung sa harapan ng Diyos, no, mas makita natin yung pagiging unworthy natin, dahil hindi tayo pwedeng mag-demand sa Diyos, no, na, ay, ibigay mo yung kahilingan ko, balangay ako, ha, deboto ako ng Nazareno, kaya dapat bigay mo sa akin. Eh nagiging demanding tayo pagdating sa, no, paglapit sa Panginoon. Pero nawa ito, no, mas maging mapagpakumbaba nawa tayo. Habang tayo po ay nakakapagbigay, nakakatulong sa ating kapwa, mas maging mapagpakumbaba nawa tayo. Noong Martes, ang sabi naman, no, dahil nahabag si Jesus doon sa babae na namatayan, byuda na, namatayan pa ng anak. At dahil sa kanyang habag, biruin niyo yun, no? Dahil sa kanyang habag, no, ang, no, nang makita ng Panginoon ang ina ng namatay, sinabi niya, huwag ka nang tumangis. Di ba? Bakit hindi na siya tatangis? Kasi ibabalik ni Jesus yung kanyang kaligayahan. At anong kaligayahan niya? Yung anak. Yan. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, huwag ka nang umiyak. Hindi ko alam, no, kung ano ang nawala sa inyo. No? Hindi ko alam kung anong nawala sa inyo, pero manalig ka lang, ibabalik yan ng Diyos. O kaya naman, papalitan yan ng Diyos. Nung Miyerkules naman, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng Banal na Krus, no, yung pagtatanghal ng Banal na Krus, ang paalala sa atin na ang simbolo ng krus ay simbolo o tanda ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, sabi, ibinigay ng Diyos ang, o dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nung Webes, sa pagdiriwang naman natin ng pagdadalamhati ni Maria, may pinaalala sa atin yung atin pong ugnayan. Noon ang makita ni Jesus habang siya ay nakabayubay sa krus, sinabi niya, ginang, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, narito ang iyong ina.
So ipinagkatiwala tayo ni Jesus sa kanyang ina at ipinagkatiwala na naman niya sa alagad ang kanyang ina. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, huwag mong pabayaan ng ina. At kahapon, no, ang sabi po, marami po ang mga kababaihan, no, habang si Jesus ay nagpapahayag, no, ng mabuting balita kasama ang mga alagad, naroroon din ang ilang mga kababaihan. So yung mga kababaihan, no, naririto, bahagi ng misyon, bahagi ng pagpapahayag ng mabuting balita. At ang sabi po, yung iba, no, ang kanilang mga ari-arian ang kanilang itinutustos sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya salamat, no, salamat sa mga patuloy na nagbibigay suporta dito po sa simbahan ng Birhen ng Soledad, no? Hindi man kayo, lalo na yung mga nasa online, hindi man kayo makapunta dito, pero nagiging kabahagi kayo ng misyon ng simbahan ng Birhen ng Soledad. So naririto para makiisa, no? Kung ano yung kaya mong ibigay, kung ano yung itutulong mo, itulong mo. So naririto kayo para maging kabahagi ng misyon ng simbahan. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang chismosa. Hindi ka naririto para mang chismis lang o kaya makipagtsikahan ka lang o kung ano man na buhay ng may buhay, kundi ang buhay mo at, no, ang buhay na ibinibigay sa iyo ng Panginoon, yun ang ibahagi mo. Kaya nga ngayong araw na ito na sinasabi, makinig ang may pandinig. Hindi ka bingi. Mahirap lang kung nagbibingi-bingihan tayo kasi narinig mo na, no, ito yung pinakamagandang binibigay sa atin, ito yung kayamanan natin, ang salita ng Diyos. Na hindi porke tayo po ay nagbibigay ng tulong, tayo ay nakikiisa sa simbahan, wala nang problema. Wala nang sakit. Meron. Hindi yan mawawala. Pero dahil sa marunong tayong makinig ang salita ng Diyos, ito ang nagiging sandigan natin. Ito ang kinakapitan natin. Ito ang nagiging gabay natin. Salita ng Diyos. Sabihin nyo nga po, salita ng Diyos. Kaya laging may paghuhugutan, ha? Ano ba nangyayari sa buhay mo ngayon? Ano ang salita ng Diyos dito? Hindi yung salita ng tao, lalo tigit, hindi yung mga sabi-sabi lang. Kasi ito yung magpapalakas sa iyo. Ano bang ginagawa mo sa buhay? Ano ba nangyayari sa atin? Dahil, no, sabi sa unang pagbasa, yung ang pinagkakaabalahan nila, no, sabi, mga, para kayong mga hangal, sabi ni San Pablo, di ba? Para kayong hangal. O hangal talaga. Kasi ang iniisip natin, paano ba, ano magiging itsura natin pag namatay tayo? Ano mangyayari sa katawan natin? Tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Hindi na ganyan kaganda yan. Pag namatay yan, magiging tuyot na yan. Baka ngayon palang tuyot na. Practice na. Hindi yun. Huwag mong pagkaabalahan yun. Eh, marami nga natatakot, di ba, na harapin yung kamatayan. Kasi, pag tinina mo sa kabaong, di ba? Ang taong may pinangahawakan, nananalig sa salita ng Diyos, ay kahit mamatay, maganda tingnan. Ha? Tandaan nyo yan, ha? O kaya pag sumilip kayo, pag pangit, ay, walang salita ng Diyos. Pero pag maganda... Hindi yan matatakpan ng kung ano mang mga sinusuot natin, no, na may mukha ng birhen, na may mukha ng nasareno. Wala yan. Makakatulong yan, magpaalala sa atin, oh, ano bang sinasabi ng nasareno? Ano bang sinasabi ng birhen ng soledad? Yan. Eh, mahirap magbingi-bingihan. No? Konting problema, parang walang Diyos. May pinagdaraanan lang, parang wala nang Diyos. Hindi.
Nandito si, nakalimutan ko yung pangalan. Hindi, nasa likod niya. Yan. Hindi ba, may pinagdaanan? Ngayon, buhay pa. No? Buhay pa. Ito po, no? Kaya laging, yung simpleng salita lang na sinabi ni Jesus, makinig ang may pandinig. Yun yung sekreto sa buhay para mabuhay tayo ng naayon sa kagustuhan ng Diyos. Amen? Mahabaging Ama, magsitayo ang lahat. Marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Lumalapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria bilang isang sambayan ng taimtim, tayong manalangin at sabihin, sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya. Naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng Mahal na Birhen ng Soledad para sa pagbabalik loob, pagsisisi, at pagtatalaga ng aming mga sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo ang mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Senora de la Soledad at ang mga samahan na bumubuo nito. Gayon din ang Archdiocese ng Maynila at ang Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo. Gawin mo kaming masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan, maging bukas palad sa pag-aalay ng sarili sa gawa at panalangin, at mamunganawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya, at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nananatili sa ating piling sa Santisimo Sakramento. Kaya kami po ay nananalangin para sa bokasyon sa pagpapari upang patuloy naming matanggap ang pagpapala ng Eukaristiya na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit. Kaya't natatangi naming hiling, nalingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nanghihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumauna. Patawarin ang kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at mga ina ng tahanan na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ng bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online at ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito.
Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Alay namin, alay namin, aming buhay, aming buhay, bawat gala, bawat gala, akumbay, bawat pangarap. Mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdahan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pithaya at paunlakan mo ang paghahain aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, nawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan,
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Buong kaubang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, aming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaiyo inyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, lumuhod ng lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ng kalooban, ang aming kalooban naway pag-arian ang aming tinanggap na pakikinabang upang wag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay Sabado, araw ng debosyon. Atin pong babasbasan din ang mga belo at yung mga scarf. Pwede pong pakidala sa unahan. Mga scarf, belo. O Panginoong Diyos, basbasan mo ang mga belong ito sa karangalan ng mahal na Birhen, naway maging daan at alulod ang mga ito ng iyong biyaya, ang iyong lingkod sa iyo at tutulong sa kanyang kapwa bilang ala-ala ng iyong mahal na Birhen, sa iyong ikararangal at ikabubuti ng iyong mga lingkod, paunlakan ang kanilang kahilingan sa pamamagitan ni Jesucristo aming Panginoon.
Bago po ang banal na oras, nais ko lang po muling magpasalamat sa lahat po ng mga bisita, lalo tigit sa mga taga Quiapo, ang Cofradía. Nandito ba ang Cofradía? So, salamat po. Sa mga taga Soledad, bigyan natin ng Soledad Clap ang ating po mga bisita. Everlasting God, by the cooperation of the Holy Spirit, you prepared the body and soul of Mary, glorious Virgin and Mother, to become the worthy habitation of your Son. Grant that by her gracious intercession, in whose commemoration we rejoice, we may be delivered from the present evils and from everlasting death, through the same Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. At pagbalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestra Senora, soledad, pinamakagis ng mga I'm